ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong arali. Halina at matuto ng bagong arali. Kamusta? Ang ating asignatura ngayon ay Mother Tongue para sa Baitang Isa. Tayo ay nasa unang markahan, ikatatlong linggo. Ano ang ating aralin ngayon? Ang ating aralin ay unang letra o tunog ng letra. Tama, Perry. Ang ating aralin ay unang letra o tunog ng letra. Ano-ano nga ba ang tunog ng bawat letra? Ano ang matututunan nyo ngayong araw ito? Pagkatapos ng aralin ito, inaasahang maibigay mo ang unang letra o tunog ng letra ng pangalan ng isang bagay. Maiugnay ang larawan sa pangalan nito at masundan ang isa hanggang tatlong pamamaraan ayon sa narinig na panunan. Pagmasdan ng mga larawan. Papapansin na ang bawat larawan ay nilagyan natin ng mga titik o letra upang mas matandaan natin ang tunog ng bawat letra. Pagmasdan nyo ang mga larawan, hindi ba't lahat ay mayroong titik? Ituturo ko sa inyo ang mga tunog ng bawat titik. Pagkatapos ni teacher, ay kayo naman, sasabayan nyo si Perry. Handa na ba kayo? Unang larawan. Mata. Kayo naman, sabayan nyo si Perry. Mata. Walis. Walis. Kamay. Kamay. Yaya. Yaya. Sabon. Sabon. Lapis. Lapis. Tabo. Tabo. Aso. Orasan. Orasan. Hari. Hari. Ulan. Ulan. Ilaw. Ilaw. Payong. Payong. Dahon. Dahon. Gatas. Gatas. Baso. Baso. Nga. Rajo. Rajo. Nanay. Nanay. Aeroplano. Aeroplano. Magaling mga bata. Pagmasdan natin ang nasa larawan. Ano ito? Magaling! Ito ay... aso! Ano ang mga letra sa pangalan nito? Ilang titik ang inyong nakikita? Tatlong titik pa, teacher! Tama, Perry! Tatlong titik! Ano-ano ito? A-S-O! Mahusay! Kopyahin sa inyong kwaderno ang tatlong titik na nakikita ninyo sa pangalan ng aso.
Ito ang titik A. Tuturo ko sa inyo kung paano isulat ang titik A. Sabayan niyo ako. Kunin ang inyong lapis at papel. Sabayan niyo ako. Isang pahilis na linya sa blue to blue at isa pa uling pahilis na linya sa blue. Sa kulay red na linya naman ay pahiga. Yan ang malaking titik A. Tuloy naman natin ang maliit na titik A. Mag-umpisa tayo sa pulang linya. Pagbilog. 1 at isang patuwid na linya. 2. Nakuha niyo ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman ay oras na para kayo naman ang magsulat. Umpisahan niyo na. Para sa inyong gawain sa pagtatuto bilang isa, buklatin sa pahina 21. Tingnan ang mga larawan simula sa unang pahina ng module hanggang sa pahinang ito. Isulat ang mga pangalan ng mga larawan. Isulat ang unang letra. Bigkasin at basahin ang nakasulat na letra. Ano ang nakikita sa unang larawan? Mahusay, ito ay A-pa. A-pa. Ito ay nag-umpisa sa titik A tunog A. Sabayan niyo ako. A-pa, A-pa, A. A-pat, A-pat, A. A-so, A-so, A. A-is, A-tis, A. Araw, araw, A. Pag-aralan ang mga halimbawa ng mga pangalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar. Igrupo natin ng tama. Meron tayo sa unang hanay, ilalagay natin ang mga tao. Sa ikalawang hanay naman, ang mga bagay. Sa ikatlo naman ay mga hayop, pook, tulad ni Perry. At sa ikaapat naman ay pook o lugar na ating pinupuntahan. Una, guro. Siya ay tao. Bag. Bagay. Ano naman ang Dr. Perry? Ow, po, teacher. Tama. Tao. Eh, ang elepante. Ayaw po, teacher. Magaling, Perry. Bahay. Ito po ay pook o lugar. Pawikan. Ayaw po, teacher. Ayaw, ang galing. Dagat. Ito ay pook. Batang babae. Tao po siya, teacher. Aso. Hayo. Magaling. Mesa. Bagay. Lapis. Bagay din po. Simbahan. Napakahusay nyo mga bata. Narito ang iba pang mga halimbawa. Tao ay guro, abogado, bata. Halimbawa naman ng mga bagay ay mesa, bulaklak, lapis. Halimbawa ng mga hayop ay baka, aso at ibon tulad ni Perry. Para naman sa pook o lugar ay parke, paaralan at bukid. Magbigay nga ng iba pang halimbawa. Para sa inyong gawain sa pagtatuto bilang dalawa, buklatin sa pahina 22. Isulat sa inyong kwaderno ang isang pangalan ng bagay, tao, hayop o pangyayari na nagsisimula sa mga letra na nakasulat sa kahon. Sundan natin ang unang halimbawa. Ang unang halimbawa ay titik Z. Ito ay nagbigay siya ng halimbawa na Z-per. Pagbigay naman kayo ng halimbawa na nagsisimula sa titik E, titik F, titik T, titik D, titik I, titik A, titik V, titik U, titik S, titik O, titik C, D, P, Q, at Y. Umpisahan niyo na mga bata.
para naman sa inyong gawain sa pagkatuto bilang tatlo, buklatin sa pahina 22. Pag-aralan ang gawain. Sundin ang mga nasulat na hakbang para mabuo ang gawain o output. Sundan mabuti ang panuto. Una, kumuha ng isang pirasong papel. Kuha na kayo ng papel, mga bata. Tupiin ito ng parihaba. Kulayan ang kabilang bahagi ng kulay asul. Kumuhit ng araw sa bahagi ng papel na may kulay. Lagyan ito ng iyong pangalan. Nakasunod ba, mga bata? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buklatin sa pahina 23. Basahin ang mga sumusunod na salita. Ulitin bigkasin ang tunog ng unang letra. Amo. Amo. Ano ang unang titik nito at unang tunog? Ito ay nag-uumpisa sa titik A, tunog. A. Maso. Maso. Ito ay nag-uumpisa sa titik M, tunog. Sa. Sa. Sasa. Ito ay nag-uumpisa sa tunog. Mesa. Gamit. G. Itlog. I. Laso. L. Mama. Go naman, Perry. Ema. E. Nanay. Kahon. Papa. Daga. D. Paso. Pasa. Mahusay, Perry. Palakpakan naman natin si Perry. Yay! Basahin ang pangungusap sa dalawang kahon. Sabayan niyo ako. Ma. Amo. Ang. O. So. Maamo. Ang. O. So. Si. Si. So. Ang. Amo. Ng. O. So. Si. Si. So. Ang. Amo ng oso. Mga bata, huwag mag-alala kung hindi nyo pa kayang basahin ang mga ito. Marami tayong mga video sa channel na ito upang maging gabay nyo sa inyong pagbabasa. Ito ay magsisimula sa unang hakbang hanggang sa ikaw ay matutong bumasa. Ang ma-is. Ma-ma-e-mi. May ma is sa mesa. Nasa mesa ang ma is ni Ema. Matamis ang ma is ng masa. Ulitin natin. Ang ma is. Mama Emi, may mais sa mesa. Nasa mesa ang mais ni Emma. Matamis ang mais ng masa. Oh, mukhang gusto mo magbasa, Perry, ah. Sige nga. Sabayan niyo si Perry. Napakahusay! Gusto niyo rin bang gumaling sa pagbasa katulad ni Perry? Uulitin ko na ang channel na ito ay may mga video kung paano ka matututong magbasa.
para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang lima, buklatin sa pahina 24. Basahin ang tula. Isa-isahin ang mga salita. Hanapin ang mga salitang may magkakasunod na titik para mabuo ang mga salita. Kopyahin ito at basahin muli. Tandaan natin na ang pantig ay binubuo ng mga titik. At ang mga pantig, pag nagsama-sama, ay makakabuo tayo ng mga salita. Ang saranggola ni CJ Zappe. Halika, halika, kaibigang sinta. Sa tabing dagat, tayo ay magpunta. Magpalipad ng makulay na saranggola upang umaga ay palaging masaya. Sa hangin malakas at kaibilis, aking saranggola ay parang ihinagis. Sinulit na tali na siyang kainipis, kaya lipad mo mukhang letrang X. O aking saranggola na yari sa papel, hugis eroplano at may kulay kahit. Sa ihip ng hangin, ikaw ay munting anghel. Nagustuhan niyo ba ang tula? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang anim, buklatin sa pahina 24. Basahin ang mga nakatakdang gawain at sundin ito. Una, isulat sa iyong kwaderno ang pangalan ng iyong magulang at mga kapatid. Isusulat nyo daw ang pangalan ng tatay, nanay at ng inyong mga kapatid. Sunod naman, isulat ang unang letra sa bawat pangalan. Matapos nyo isulat ang pangalan ni tatay, isusulat nyo sa katapat ng pangalan niya kung saan nagsisimula ang kanyang pangalan. Ganun din kay nanay. Isulat ang pangalan ni nanay at sa katapat nito ay ang unang titik o tunog ng kanyang pangalan. Ganun din kina ate, kuya at lungso. Basahin ito ng 2 beses. Basahin mo daw pagkatapos ng isulat. At para sa huling hakbang, magsulat ng isang salita na nagsisimula sa parehas na letra. Narito ang halimbawa. Kunwari, ang pangalan ni tatay ay Pedro. Ito ay nagsisimula sa titik P. Magbibigay ka ngayon ng halimbawa ng salita na nagsisimula sa titik P. Tulad ng panyo. Naunawaan ba mga bata? Isahan nyo na. Pinabati ka namin, Perry. Natapos mo na ang 4th linggo ng ating erectile. Kung hindi mo natapos ang pagsasagot dito, maaari mo uling balikan ang iyong module at sagutan ang mga hindi mo pa natapos. Maraming salamat sa pakikinig, mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli! Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.